pinakamaganda sa relasyon, hindi lang kadugo, kabagang pa. Hello? Amen ba? Ang totoong may relasyon ay ano, yung pagkilala mo lahat ng kilos niya. Sino mo? Pag mahal mo ang isang tao, kilos na kilos pa lang alam mo. Alam mo nga na siyang dumating. Hindi mo po siya nakikita. Bakit? Pag dumarating siya, lumilindo. Andiyan na si Joy. Alam mo agad yun, di ba? Bawat kilos lang. Meron ba kayong alam at kilalang tao na kahit hindi nakaharap, nakikilala mo? Amen! Kita niyo yung profile pic ni Joy? Cover photo ba tawag doon? Ha? Nakusan ba? Nakatabigot siya. Wow, sabi ko, nag-comment ako, wow, Joy! Photogenic ka! Ibang klase ha? Hindi kita mukha pero photogenic ha? Sabi ko, Joy, photogenic ka! Naglalakad pa talikod. Sabi ko, photogenic ka, Joy ha? Okay ka dyan ha? Ibang alam mo, kahit hindi siya nakaharap, alam mo kung sino siya. Ha? Kaya nga, ang ginagawa mo, hindi mo pa siya nakikita. Di ba, nagagawa niyo ba yung bilang kaibigan? Hindi siya nakikita, tapos bigla kang tatalikod. Hindi niya alam, tapos bigla. Ang pahuhulaan mo, sino ako? Ganyan. Pero ang tawang-tawang naman niya, mas siya magtatanong, sino ka? Kaya, hindi mo siya nakita, nakatalikod, pero kilala mo siya. Meron kasing relasyon eh. Hello, amen? Hallelujah. Glory to God. Lakad pa lang, alam mo na siya. Yung malayo pa, pero alam mo lakad. Kilala mo ba yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, na layo pa, alam mo na siya yun? Amen! Ay, alam mo yun eh. Hallelujah. Wala siyang ibang katulad ng maglakad. Siya, ikaw na lang lakad. Wala ka pa ka dyan, ha? Kahit na patalikod ang lakad. Kilala mo kagad. Hello, amen? Be a family not just in flesh, but in spirit. Praise God. Amen. Ito po ay nasa Romans chapter 9, beginning verse 1. Ang sabi na, at the same time, you need to know that I carry with me at all times a huge sorrow. Grabe yun. Huge sorrow. Bakit? It's an enormous pain deep within me. But tingding sakit nun. And I'm never free of it. Hindi daw siya nakalaya dun. I'm not exaggerating. Hindi niya in-exaggerate yun. Christ and the Holy Spirit are my witness. Sino yung mga tinutukoy niya? It's the Israelites. Praise God. Ano ba? Pag sinabi yung Israelites, bayan ng Diyos. Kung makikita mo, ayun, tinulak mo. Ang Israel, bayan talaga ng Diyos yan. Makikita mo kung gaano iniingatan ng Diyos ang bansang Israel. Lahat ng paligid niya, ay ano, pambihira, kaaway niya. Full Palestine, kaaway niya Israel. Nakita niyo, ayaw ko kung nakita niyo, may post na kung saan, pambihira, outnumbered, pero hindi na igupo, kundi yung mga paligid na bansa ang sira-sira. Bakit? Sabi ni God ba nila, it's the protection of God. Kaya nga iba ang protection ng Diyos. It can be outnumbered ka, pero protection and favor of God, ibang usapan yun. Amen. Kaya ang labanan sa Diyos, hindi paramihan. Why? You plus God equals majority. Amen! Amen! Amen. Pabaliwalain ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Sabi nyo, hallelujah, if there were any way I could be cursed by the Messiah so they could be blessed by Him, I'd do it in a minute. Why? They're my family. Ang sarap naman ito. Grabe, sana matatos ka rito ha. Sabi ni Paul sa mga taga-Romans, tinutukoy niya mga Israelita, sabi niya, if there were any way I could be cursed, kahit na anumang paraan na kahit masumpa ako ng Messiah, Messias, bakit? Para lang mapagpala sila, gagawin ko kahit na isang minuto. In short, Paul was willing na ano, mag-sacrifice on behalf of the Israelites. Bakit? They are my family. Amen! Wow! Ganda namang relasyon niya. Amen ba? Amen! Mga
mga kabataan at mga katabaan at mga kababayan. Praise God. Hallelujah. Huwag niyong hihintuan sa panalangin kung ang inyong pamilya ay broken. Huwag niyong hintuan sa panalangin na ano, mabuo uli ang inyong pamilya. Amen. Don't give up. Mayroong Diyos. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. Pag-pray mo, si Lord sumasagot. Amen. Kung may mga problema sa pamilya, learn to pray. Amen. Si Lord sumasagot. Amen. Praise God. Si ano? Ibang pangalan mo, bro? Vincent. Si Vincent, praise God. Tanyo ah, tumutok siya sa pananalangin. Sa mother mo ba yun? Mother? Oh, father. Mother. Mama mo, ano? Mama? Ha? Mama niya ah. Ano yun eh? Aneurysm ba yung ano? Ang naging problem ng mother mo? Oh, ay aneurysm yun eh. Yung blood clot. Bakit yun? Sa taas ng dugo, ay may nabuong dugo sa ano sa ugat yun eh. Aneurysm yun. Yun ay dapat inooperahan. Naoperahan ba mama mo? Gumaling ba mama mo? Ah? Nakauwi na last? Praise the Lord. Ang Diyos na ito ay tumatagot. Ang Diyos ay naghihimala. Learn to pray. Kaso nga lang, merong mga sacrifice yun. Hindi, huwag mo nga lang gagayahin si Pablo. Iba ang level ni Apostle Paul. Kasi sabi niya, if there were any way I could be cursed by the Messiah, so they could be blessed by Him. Kaya niyang gawin niya. Huwag mong gagawin niya. Lord, sumpahin mo na lang ako, mapapala lang sila. Huwag. Alam ni Pablo kasi ang sinasabi niya. Sabi, I do it in a minute. Pero si ultimo si Pablo nga, nagsabi niya, isang minuto lang eh. Why? He's willing to sacrifice. Why? They are my family. Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Alam mo ba kapamilya mo yan? Yung spirit. Kapamilya mo yan, ha? Spirit. Kapamilya mo yan, spirit. Yes, God. Hello? Amen? Sabi mo, pamilya tayo. Pamilya tayo! Kahit hindi tayo magkakulay. Kahit hindi tayo magkasing katawan, magkapamilya tayo. Willing to sacrifice. Kaya nga, hallelujah, ang magsasacrifice, praise God, ikaw. Kaya kung ikaw ang unang nakakilala sa Panginoon sa pamilya mo, may sakripisyo talaga yan. Amen. Bakit? Lahat ng pang-alas ka, lahat ng persecute, talagang gagawin sa'yo. But the thing is, you need to overcome it. Amen. Sacrifice for the sake of your family, for the salvation of your family. Amen. Jesus ka lang. Diyos ka lang. Di ka pwede yung matay. Kaya nga ano ang ginagawa mo dyan. Huwag ka. Eh bakit? Huwag ka no. Ang pakipaglaban sa katotohanan ay sa pamamagitan ng katuwiran. Amen. Amen? Amen. Kung nakikita niyo po na ako ay napapasama, susunod po ako. Pero nakikita niyo po ba na napapabuti ako? Yes. Nakikita ko! Susunod po kayo. Mabuboy na ganyan. Yes. Amen? Yes. Lalo na kung hallelujah ang nagaganyan sa iyo parents mo, tandaan mo, kahit nasa katuwiran ka, magulang mo sila. Amen. Praise God. In short, kumilos ka bilang anak. Alam niyo po, ang Bible nagsasabi, the moment you honor your parents, ang additional reward yan. Ano yun? Long life. Amen? You need to honor your parents. Kaya nga, pagkatapos niyo mag-aral, praise God, nagkatrabaho kayo, honor your parents. The word honor, laging may kalakip yan na finances, mayroon kalakip yan na material things. Kapag nag-aaral ka na, bless mo parents mo. Bless mo parents mo. Bless God. Ha? Okay, bakit, John? Praise
guys. Mag-work na po siya. Mag-work na? Si? Si Ariel. Ah, alam ko ikaw. Praise God. Hallelujah. Akala ko more than, akala ko si Joy willing to sacrifice. Sige po, magpapatapa ako para magpapatapa. Why? They are my family. Pero yun, hindi ng sacrifice ni po. Ang nakakaano yan ha? Touch ba kayo doon? Amen. He is more than willing to be cursed in a minute. Why? For the sake of the Israelites. Para i-bless sila. Why? They are my family. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Verse 4. Hallelujah. Sabi po, verse 4. I grew up with them. Praise God. Yan po, word na yan, mahirap sabihin yan ni Aika. Ayun, nagtatago si Aika. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw. Nice, mommy. Kahit, kahit yung nagme-mentor sa'yo, mahirap din sabihin niya. Praise God. I grew up with them. They had everything going for them. Family, glory, covenants, revelation, worship, promises. To say nothing of being the race that produced the Messiah, which is the Christ, who is God over everything always. Oh, yes. Don't suppose for a moment, though that God's word has malfunctioned in some way or other, the problem goes back a long way. Ano yun? From the outset, not all Israelites, ito na ang problema, not all Israelites of the blessed were Israelites of the Spirit. Grabe ang sacrifice na ano? Ini-offer, inilaan, ibinigay nino ni Pablo sa mga taga-Israelita. He can be cursed for a minute, just be blessed. Para ma-bless sila, pagkatapos sabi niyo, not all Israelites of the flesh were Israelites of the Spirit. Naintindihan niyo ba yun? Yes! Ha? Amen! Yan ang problema eh. Kumbaga sa flesh, family mo sa flesh, ayan yun. Pabira. Hindi marunong magpahalaga ng relasyon. Hello? Amen! Kamag-anak mo lang siya pag may blessing ka. Pababawin pa natin. Marami kang kaibigan pag marami kang blessing. Pero pag wala ka na may bibigay sa kanila, hindi mo na sila kaibigan, hindi mo na sila kamag-anak. Hindi mo napapansin, pag yumayaman ka, dumadami kamag-anak mo. Pero pag naghihirap ka, nawawala mga kamag-anak mo. Ano problem eh? Si Pablo, willing to sacrifice para mapagpalalang sila. Pero kung merong ganong naglalaan ng panahon, oras, lahat ng bagay sa'yo, eh, iniukol nilang Diyos eh. Kanino? Sa mga Israelita. Ang tanong, ano ang iginante o ibinawi ng mga Israelites sa Diyos? Imagine lahat ginawa ng Panginoon, pinatawid sila sa dagat, pinati. Hindi pwedeng 1/4 eh. Pinati yun. Bakit dumadaan yan? Antindi nun ha. Kaya mo ba yun na dumaan? Andito, may sabi ng ano, naglagay ng pader. Nung hinati yun, sabi naglagay ng pader. Pader na tubig ha, kita mo. Ang hirap kayong dumaan doon. Meron nga ako nakita sa FB. Kung merong restaurant in the sky, meron parang restaurant, asan? So, underwater. Kita mo yun. Tapos pati yung inaapakan mo, glass? Kaya kita mo gano'ng kalalim. Hindi ako makakakain doon. Kung magsusubo ka, meron kang makikita ang shark. Tapos sasabihin ngayon ng butandi. Sabi ko, grabe na iisip ng mga tao. Kasi restaurant in the sky, grabe. Saan yan? Sa Soler. Soler yun ha? Sa Soler? Restaurant in the sky. Pag nakita nyo yun, pinakalas na sa TV. Ha? Bira? Pahihira yun. Tapos makikita mo. 10,000. Parang naka-seatbelt yung kumakain. 10,000. Tapos iniaabot na lang sa kanila. Grabe ang trip mo. Mura lang kumain doon. 25,000. Kasi
Si may issue. Si Ryan. Grabe. 20,000. Iba ang black. Tapos ito, underwater restaurant. Kita mo, magsusubo ka, may piradang nakanganga. Eh si Rox na eh, may natakuan. Sabi ni Rox eh, kinukwento niya eh. Sabi niya na meron daw ano, meron para hotel. Ngayon, may hotel ah, may hotel. Na ang tub, nasa ilalim ng tubig din. Ilalim ng dagat. Pagkatapos, ayan o, ah, yung kama ay ano talaga, nasa tubig talaga. Kaya alam, pag umalon, maramdam mo yung kama, aman din. Sabi mo, grabe ngayon. Sabi ko, paano naman ako makakatulog ng gano'n? Oh, praise God, grabe. Pero, in spite of na gano'n ang sacrifice, ang balik, not all Israelites of the flesh, but Israelites of the Spirit. Hindi siya, no? Kapamilya, pero hindi kapuso. Kapamilya, pero hindi kapatid. Kapamilya, pero hindi ka barkada. Dapat, todo. Diyan yung sinasabi ko, consistency in relationship. Amen. Referring to God, ha? Kaya you need to value. Make this church your second home, your second family. Amen. Amen ba? Amen. Praise God. Kaya mo bang unawain yung katabi mo? Amen. Ha? Kaya mo bang pagtiisan yung katabi mo? Ha? Ha? Kaya. Sometimes ay nakakagigil. Praise the Lord ka na. Hallelujah. Pero, are you willing to sacrifice? Ha? Pero sana ang balik hindi katulad niya. Praise God. Hallelujah. Kailangan todo. Ang hirap ng hap-hap na. Ang hap-hap na response lang. Hello? Amen. Praise God. Pag hap-hap lang diriin niya. Kung baga sa ano. Yun. Parang yung kakilala ko. Hoy, kumusta na? Tagal namin din nakita. Oh, mabuti. Sabi niya, oh. Kamusta ang biyanan mo? Ano sa bahay? Hindi ko pa nailibing. Hindi pa namin na ipapalibing. Ha! Bakit patay na siya? Oo. Eh, ba't di pinapalibing? Gano'n nakatagal? San taon na? Naku, hindi na nga ngayon na yun! Medyo. Bakit? Wala pang palibing? Meron naman. O, ba't di nililibing? Kalahati pa lang namamatay eh. Salbaheng manugan, sabi ko na. Na-stroke pala, namatay yung kalahati. Eh, paano mo nga naman ililibing? Hindi yung kalahating katawan, nasa cemetery, yung kalahating nakalabas. Sabi ko, balasibas na manugang, ang bihira. Kalahati palang namamatay, na-stroke pala. Ang bihira yan. Ang hirap ng gano'n. Hello? Pero yan dapat solusyonan ngayon. Be consistent in relationship. Most especially to God. Kaya kung inaayos mo ang relasyon mo sa Diyos, hallelujah, na iaayos mo ang relasyon mo sa kapwa mo. Amen! Amen ba? Amen! Hindi lang yung katabi mo ang tingnan mo ngayon, yung mas malayo sa'yo. Kasi baka mamaya, ang matindi kasi, ang kakilala mo lang, yung katabi mo, eh paano yung... Eh, hindi pa tayo kalakihan ng church, hindi na magkakakilala. Baka mamaya, hindi mo kilala yan. Sabi yan, may lumapit sa'yo. Uy, sister! Sister, nagsang ka? Saan mo ka sa church? Pinakamahirap pa naman sa lahat ito sa mundo. Sa sabihin mo, Ano bang ganyang kilot? Kala mo nabihin, iyak. Baka mamaya, iyak. Kusama kita, iyak. Kadiri to di. Huwag kang gano'n. Hello! Amen? Amen! Praise God. Verse 7. Sabi na, it wasn't Abraham's sperm that gave identity, but God's promise. Praise God. Hallelujah. Eh, hindi lang dahil sa
ang mga Israelita, hindi yung physical lang nagpanganak yan, hallelujah, ang Diyos mismo. Ang nagbigay kay Isaac, kay Abraham, ay ang Diyos mismo. Bakit? They have no capacity na magkaanak pa, pero ang Diyos ang nag... Imagine, nanganak si Sarah ng 90 years old. In short, nabuntis siya ng 89. Saan ka naman makakita na edad na 89 buntis? May nakita na kayo, 89? Si Lola, ugod-ugod. La, bakit? Buntis ako. Lola. Si Lola, ugod-ugod na. Narela, buntis ako. Hindi rin. Nung nanganak, nabentaan Diyos. Sinasayo yung baby, pero munting na mabitawan, sakit ng tuhod ko. Sasabihin, Lola, apo mo? Anak ko. Eh baka kimatayin yung nagtanong. Ano may kagagawin? Diyos mismo! It wasn't Abraham's sperm that gave identity here, but God's promise! Praise God! Nag-ukol ang Diyos talaga ng lubusan na relasyon at panahon sa mga Israelita! Problem? Hindi nila sinutulian ng tamo. Alam mo, kung may nagpapahalaga sa'yo, matuto ka magpahalaga. Amen! Amen ba? Amen! Kaya ba't sabi ko, hindi mo napapansin, yung life group leader mo, nagtago ka na, nakita ka pa. Tinakbuhan ka na, nahabol ka pa. Amin ba? Amen. Ba't kayo tumahimik? Naginabol. Ha? Mag-aalay ng oras, ng panahon, lahat. Alam mo kasi, ang dapat na i-offer mo, hallelujah, ang dapat i-offer mo in relationship, tatlong T. Ilan? Ano yun? Tatlong? T. Your time? I-offer mo yan kay Lord. Time? Ano pa? Your talent? Amen! Amen! Meron? Your time? Your talent? Amen. Your treasure? Amen! Praise God! Hello! Amen! Praise God! Ganyan three things. Your family, remember how it was put, your family will be defined by Isaac. That means that Israelite identity was never racially determined by sexual transmission, but it was God determined. By what? Promise. By promise. Remember that promise. When I come back next year, at this time, Sarah will have a son. Hindi, sinabihin mo. Next year, meron ka na anak. Hindi pa nalilihit. Pero next year, meron ka na anak. Next year, meron ka na anak. Amen? Amen? Meron ka na ipag-pray at na-prophesy? Hallelujah. Na kung saan, sabi yan, next year, may anak ka, kambal. Kambal. Nung nasabi yun, ipag-pray na prophesy. Kambal. Pambihira. Sabi niya, alam niyo po ba ang kalagayan ko, sitwasyon ko, pastor? Hindi ko na kailangan alamin. Kasi po, sabi niya, ang percentage na pwede pa akong magtanak, 25% na lang. Praise God. Bakit? Maoperahan eh. Tanggal na yung ano eh. Ovary ba yun? Praise God. Hindi ko alam yun eh, kasi wala kami nun. 25% na lang ang chance para magtanak. Hindi alam eh. Pero, yan ang nakuha ko kay Lord. Binibitawan ko lang. Kung naniniwala ka, tanggapin mo. Milyonaryong tao ko ito. Ang pamilya niya, hindi nga lang milyonaryo, bilyonaryo. Bakit? May ari ng mga hotel. Then suddenly, ay ano, hallelujah, I found out, nabalitaan ko, nagkaanak siya, tambal. Was God's determined by promise. Ganyan ang Diyos kung magpahalaga sa'yo. Sana matuto ka rin magpahalaga sa Kanya. Sana mahalaga si Lord sa buhay mo. Sana huwag mo siyang ipagpapalit ka. Sana tinataplan ka ngayon. Sana! Thank you.
sana nagising ka. Order in the church. Order in the church. Meron akong gusto, bago ko tapusin to, may gusto akong bigyan ng emphasis bago tayo tapos. Kasi may matinding blessing dito. If you are serious for this, hallelujah. Listen, hallelujah. And you need to grasp. May ila, dapat maunawaan mo na gusto ito. Praise God. Amen? Amen. Ito o, kasi rhema word to. Powerful word to. Hallelujah. Oh, that means that Israelites' identity was never racially determined by sexual transmission. But it was God determined by promise. Verse 9. Oh, listen, huh? Remember that promise. Ano yun? When I come back next year at this time, Sarah will have a son. Kung ikaw magpapatuloy lang, magdere-derecho, magko-commit ng buhay, seryoso, nasasamba, maglilingkod sa Diyos na buhay, makikita mo ang matinding kaibahan at pagpapalang dadaloy sa iyo next year! Amen! Hello! Amen! Amen! You see a big difference in your life, your family. Hallelujah! Next year, this is a challenge to each and everyone. It's a challenge! Be serious to God! Maging consistent yung relasyon mo sa Panginoon! Hallelujah! Amen ba? Amen! Huwag mong basta-basta isa-sacrifice ang pagsamba mo, ang life group mo, ang devotion mo, ang pakitin mo ng training. Huwag mong isa-sacrifice yan! Pahalagaan mo yan! Bakit? You will see the big difference next year. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, next year. Next year. Amen. Amen ba? Amen. 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 Yung iba, itong year na to, may graduating eh. Sino yung graduating this school year? At agagraduate ka, Delphine? Hallelujah. Si Roger, agagraduate ka dyan? Kaninong card ang ipapakita mo? Sino ba yung mga graduate sa senior high? Ama, dami ha. Ah, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ibang klase ha. Praise the Lord. Ah, si Delvin gusto. Magiging piloto yan. Siya yung piloto, si Delvin, tapos siya yung magsasalita. Good morning, passenger. Good passenger. Good morning, passenger. Be ready, passenger. Ha? Ah, si Genjo, kagrabing ka rin, Genjo? Hindi niya alam, nag-graduate siya. Hindi niya alam, nag-graduate siya. Anong grade ka na, Genjo? Grade 6? Nag-graduate ka na? Hindi pa. Ha? Hindi niya alam, nag-graduate siya. Grade 6, alam mo, Genjo, ha? Nag-graduate ng grade 6, alam mo na, Genjo. Kamu nak kejo? Praise the Lord. Glory to God. Hello. Dito kompleto tayo na artista. Merong ayos sa sigera. Meron tayong Donya Buding. Amen? Amen. Be serious. Be consistent in relationship with God. Amen ba? Amen. Kita mo ang Diyos na to. Don't be like Israelites. Sa kabila ng daming mga himala ginawa ng Panginoon, pambira on and off ang relasyon sa Diyos. Praise God. Pero okay, magkakaroon ng galit sa mga Israelita. Ha? Mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Ngayon po, kaya ngayon ang gagamanap sa dapat nagagampanan ng mga Israelites, ang church ngayon ang gaganap. Yes. Pero hindi ko sinasabi hindi na bayan sila ng Diyos. Bayan sila ng Diyos. Praise God. Pero
Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah! Kung yan ay kabilang sa 12 disciples, para na rin siyang kabilang sa 12 tribes of Israel. Amen? Amen! I-value mo to. Be consistent in your relationship with God and with your family as well as with your church. Everybody stand up. Hallelujah. Humigit ka habang nakatayo. Pag nilay-nilayan mo yung salitang narinig mo. Hallelujah. About consistency in everyday living, consistency in relationship with God, with your family, with your church. Hallelujah. Ano ang dating niyan sa buhay mo? Maging sa mga nakakonect, sa FB Live, sa phone watch. Hallelujah. Glory to God. Close your eyes. Concentrate on God. Kasi, kailangan consistent po tayo. Hallelujah. Una, sa araw-araw na buhay. Pangalawa, sa relasyon natin sa Diyos. Sa relasyon natin sa pamilya. Sa relasyon natin sa iglesia. Hallelujah. Pahalagaan mo ang bawat katotohanan na ipinapahayag na iyong naririnig. Hallelujah. Ini-apply ito sa araw-araw na buhay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Kausapin mo ang Diyos na buhay. Habang ikaw ay nakatayo. Thank you, Lord. Holy Spirit, ikaw ang siyang kumilos, O God. Yes, Lord. Just talk to your people. Let there be illumination to the words, to the truths that they have heard this morning, O God. Let there be an understanding. Let there be a rhema word, O God. Yes, God. Yes, God. Feel the touch of the Holy Ghost. God is touching you right now. Nararamdaman mo yan. Yung hipo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, ang bawat nakinig at nakaunawa, Panginoon, hallelujah, lalakas, titibay, dire-diretso, Panginoon, na sasamba at maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka sa patuloy na gagawin mo sa bawat buhay. Thank you for your favor as well as your protection sa bawat isa, Panginoon. Mga nandito, mga nakakonect, Panginoon. Hallelujah. Maging yung mga nasa ibang bansa, Panginoon. Hallelujah. Yung mga nasa ibang lugar, nasa Bohol, nasa Dumaguete. Hallelujah. Nasa Mindoro, nasa Barco, nasa ibang bansa, Panginoon. Nasa Saudi, Lord, at ibang ibang lugar pa, Panginoon. I pray and I declare your favor as well as your protection. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay.